Magandang araw sa lahat ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat, magbabahagi na naman ng isang update na may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Hindi bababa sa 15 mga pampublikong paaralan sa Central Visayas ang handa ng magsagawa ng mga personal na klase, sinabi ng Department of Education Regional Office is nito. Gayunpaman, wala pang timeline kung kailan ito magsisimula ayon kay DepEd Regional Director Salustiano Jimenez. Bahala na sa ating tanggapan ng sentral at kung ito ay aprobahan ng Pangulong Duterte or aprobahan ni Pangulong Duterte ang aming rekomendasyon na niya. Kabilang sa mga kinakailangan para sa isang paaralan na payagan na magkaroon ng mga klase ng disenyo ng seated aralan, pagkakaroon ng health protocol, pati na rin ang mga rekomendasyon mula sa kagawaran ng kalusugan, mga lokal na pamahalaan, mga dibisyon ng paaralan, at asosasyon ng mga magulang at guro bukod sa iba pa. Sinabi ni Jimenez na maraming mga paaralan na sumunod sa mga kinakailangan, ngunit 50 lamang ang inirekomenda na isama sa unang batch na magkakaroon ng face-to-face na klase. Kasama sa mga inirekomendang paaralan ang 6 sa Bohol, 7 sa Siquijor, 13 sa Negros Oriental, at 22 mula sa malalawigan ng Cebu. Para sa Cebu, kasama sa listahan ang mga mula sa highly urbanized city ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu. Ang kasalukuyang taon ng pag-aaral ay nagtatapos sa Hulyo 2021 at ang maagang pagpaparehistro pa sa susunod na taon ng pag-aaral ay mula March 26 hanggang April 30, sinabi ni Jimenez. Ang maagang pagpaparehistro ay nakatuon sa mga papasok na mag-aaral para sa kindergarten at para sa baitang 1, 7, and 11. Ginagawa rin namin ito upang mabilang ng paaralan kung gaano karaming mga silid-aralan, supply at guro ang kinakailangan, sabi ni Jimenez. Ang maagang pagpaparehistro niya ay makakatulong sa DepEd 7 na makilala at hanapin ang mga nag-aaral na ninirahan na may mga kapansanan nakatira sa mga off-grid area o mga hiwalay na lugar ng geografiya, nakatira sa mga barangay na walang paaralan, ang mga lumikas dahil sa natural na mga sakuna, ang mga nakatira sa armadong lugar na apektado ng hidwaan, mga biktima ng pag-aabuso sa bata at pagsasamantala sa ekonomiya, at ang mga hindi nag-aaral ngunit interesado pa ring bumalik sa paaralan bukod sa iba pa. Muli, yan po ang update na may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon, specifically sa Central Visayas. This is Teacher Maalamat, signing off.